Isang trahedya ang naging pagpaslang sa Supremo Andres Bonifacio. Ito ay may tuturing na madilim na bahagi ng ating kasaysayan. Nagbabalik tanaw si Xiao Chua sa Showtime, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Nang lihim na tulad ng kamatayan ng Konseho de Guerra, ang magkapatid na Andres at Procopio Bonifacio dahil sa bayan at tangkang pagpatay sa bagong Pangulong General Emilio Aguinaldo, nagbigay mismo si Aguinaldo ng indukto. Ibinaba ang hatol patungo sa pagpapatapon na lamang sa isang malayong isla. Mayroon din naman silang pinagsamahan. Ngunit, ang walang hanggang tanong ng mga bata, may kinalaman ba talaga si Aguinaldo sa naging kapalaran ng Supremo? Bakit hindi si Aguinaldo mismo ang pasagutin natin sa kanyang sinulat nung kanyang karawan noong 1948? Nang matanto ni General Mariano Noriel, General Pio del Pilar, na makagawad ng Konseho de Guerra, ay dali-daling tinawagan ng aking pansin at sinabing, kung ibig po ninyong magpatuloy ang kapanatagan ng ating pamahalang mapanghimagsik at kung ibig ninyong mabuhay pa tayo, ay inyo pong bawiin ang iginawad na indukto sa magkapatid na yan. Dahil dito'y aking binawi at inutos ko kay General Noriel na ipatupad ang kakahatulan ng Konseho de Guerra na barilin ang magkapatid alang-alang sa kapanatagan ng bayan. Firmado, Emilio Aguinaldo, Kawit ka, 22 Marso, 1948. Dahil sa dokumentong ito, ang sagot ay oo. Napilitan si Aguinaldo na ipapatay si Bonifacio. Ngunit, hindi dapat sa kanya lamang ito isisi. Napalibutan ang 28 taong gulang na presidente ng mga tagapayo na di hamak na mas eksperyensyado sa kanya. Ang sistemang elitismo, demokrasyang elit, ang pumatay sa Supremo. 116 years ago, May 10, 1897, inabutan ng selyadong sulat si Lazaro Macapagal at inatasan na dalhin ang magkapatid sa mga bundok ng Maragondon. Ang sabi sa magkapatid, itatakas lamang sila sa labanan. Habang nag-aalitan kasi ang mga revolusyonaryo, kinukubkob na ng mga Espanyol ang Maragondon. Ngunit, sa paanan pa lamang ng mga bundok, napagod na si Andres kaya pinakiusapan na basahin na ang nasa sulat sa kanila na ang laman pala ay ito. Kayo at mga kawal na nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ay inuutusan upang ganapin ang nasabing haton na barilin ang dalawang magkapatid. Ayon sa tala ni Macapagal, sabi si Procopio ng nakukuyang, napaluhod raw si Bonifacio at mangyayakapin siya at umiiyak na nagsabing, kapatid, patawarin mo ako. Unang binarin si Procopio. Muli raw nagmakaawa ng nakaluhod si Bonifacio at sinabing, kapatid, patawarin mo ako. Sagot ni Macapagal, wala akong magagawa. Noong tumakbo ang Supremo at tinugis nila sa kakahoyan at sa malapit sa ilog ay binaril nila hanggang mamatay. Wala tayong magagawa. Ito lamang ang nakasulat na tala na namatay si Bonifacio na guilty at isang duwag. Ngunit, ibang pagkakakilala sa Supremo ng marami bilang atapang at tao. May alternatibong bersyon. Sa usap-usapan sa Maragondon at sa dalawang katipong tumulong kay General Guillermo Masangkay na makatagpo ng isang set ng kalansay sa Mount Hulog ng Pato, si Procopio ay binaril. Ngunit si Bonifacio ay tinanga hanggang mamatay dahil ayaw nilang masayang ang mga bala. May iba pang mga bersyon, ngunit ang mahalaga, namatay si Bonifacio. Namatay rin doon ang itatag na bansa. Nagkakaisang magkakapatid na may mabuting kalooban, kaginhawaan at kalayaan. Sa ating pagboto, isaisip natin ang pagbangon ng kanyang ipinaglaban. Dahil kung hindi, patuloy nating sinasaksak at binabaril ang ama ng sambayan ng Pilipino. Ako po si Xiao Chua, Pas Telebisyon ng Bayan. And that was Shout.